brutal mockings and scourgings, being moreover They were stoned, they were sawn asunder, they were tempted, were slain with the sword, they wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, tormented. Of whom the world was not worthy, they wandered in deserts, and in mountains, and in dens, and pits of air. And all these, having obtained a good report through faith, received not the promise. Sabay. God hath provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Muli na yung pag-aaral. Maraming salamat sa mga kapatid, Lord, na nandito, Panginoon. Nagtapat sa inyo, Panginoon. Maghahangad, Panginoon. Nagmaasa ng pagpapala. Pag-aaral niyong salita, Panginoon. Talino. At experience din po, Lord. Paano interpret yung mga bagay nito, Lord. Makita namin na yung sarili. Salinaw na yung salita pa. So, we pray na kayo pong gagabay sa amin. Kaya pamalalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Tapusin na natin to. Sa pang isang buwan na pala to eh. Ito, maganda kasi to. Kasi nga, malalim. At parang ibang church nga, puro faith na lang eh. Love, faith, faith, love. At tayo, iniikot natin lahat. So, kaya ito, dito na rin lang tayo. Tinatama natin yung mali. Ang mga naririnig natin, okay? And hinihimay din natin, okay? So last week, yung title nun is parang ano, riches of, di ba? Greater riches. So explain natin doon kung paano mas gusto natin, sinong gusto maging mahirap? Parang ganun yung tanong ko doon, di ba? Gusto maging mayaman. So, syempre, basically, di ba? Hindi mo nang gustong, alam niya, bike. Anong gusto mo? Bike o cellphone? Kaya problema tuloy tayo dyan eh. Eh syempre, plastic ka na lang, sasabihin mo ano, di ba? Gusto ko, pastor, ano lang, lakad lang. Pwede ka na magkaroon ng sakyan, di ba? So, gusto ko po, pastor, dito na lang ako. Ano. Gusto ko, sweldo ko, nasa ano lang, ganito lang. Ayaw ko ng ganun. Kung pwede naman, di ba? Ayaw mo nun. Hindi ka naman dadaya, hindi ka mga api. So, gusto natin yung better. Pero yung nakita natin last week, sabi dyan, esteeming the reproach of Christ greater riches. Eh, pag sinabing reproach, yung reproach, parang nilalait yan, di ba? Or pinapahirapan. Tingnan natin, para sigurado tayo. This part is brought to you by Merriam-Webster. Ayan, so pinapagalitan nga, ha? Huh? Rebuke, disapproval, inaayawan, di ba? Kung sino ditong, wala pa siguro sa inyo dito, masasalamat sa Panginoon, inaalaw kayo ng mga magulang nyo dito, amen? So nakausap na kayo po, hindi pala kami nakausap, no? Pero pray lang natin, di ba? So karamihan naman sa inyo, ayan, mga bait kasi magulang. Alam nyo ba yung, yung mga batang iba, kaya wala dito ngayon? May, yun, mabalita mo na lang, oh, ba't di ka na nag-church? Nahihiya na. Hindi mo masabing, sinabi sa akin kasi ng kung sinong lola ko, magulang ko, di ba? Sabi sa akin, huwag daw ako dyan, di ba? Nakakalungkot. Pero yun ang totoo. Pero, malaki ang role kasi ng magulang nyo. Anyway, sino sa inyo yung papagalitan kayo? Si Pastor, ganun ang kwento niya eh. So, ako naman, di naman. Nung batang siya na ako. Pero, niyala. Kasi pastor daw, tumatakas yun. Kasi nga, ang kwento nun, parang mahirap sila eh. Tapos, nakikitira lang siya dyan. So, may time na nakitira lang siya dun. Eh, syempre, may church eh. Wala nung pakialam yung mga kung sinong kamag-anak mo na diligtas dyan, diba? Gagawin sa kanya, oh, huwag ka nang mag-church ha, huwag ka nang mag-Bible ha. Eh, lalo yung mga, ano, may mga programa pa tayo, di ba, minsan? Kaya maglaro. Inig. Yung mga young people minsan, katulad niya, ang choir natin. Alala ko tuloy ang choir natin. Mayroon tayong bagong kanta. Kaso kailangan natin matagal na practice. Dati kami, nag-practice kami doon. 2 oras. Hindi sa taga San Mateo kami, pumunta ako ng Tipolo. Masinag. Pero, tapos,
Buti man lang, after ng service, ang practice namin noon, Friday, Saturday. Araw-araw na, para nasa church ka na noon. Di ba? Gusto nyo noon? Buti nga, malapit kayo. Sino? Malayo. Kasi may sasakyan naman. Hirap, di ba? Pero kung yun talaga ang ano mo, eh doon ka naman lalago eh. Kaya napag na talakan natin ka last week, mas gusto mo na yung pagalitan ka ng iba kaysa naman yung kayamanan ng mundo. Okay, maganda isa. Hindi ko na i-preach yung last week na yun eh, okay? So mas ginusto ni, especially dito, tinitingnan natin si Moses, okay? Bakit daw? Kasi meron siyang respeto. Okay, ibig sabihin, nakita niya yung mas malaki talaga ang pakinabang niya kung sa Panginoon siya. Okay? Alam niyo na ang ginawa ni Moses, di ba? Sisikat pa si Moses kung isa lang siya sa mga prince ng Egypt, tapos nagawa niya ganyan, hindi naman siya ginamit ng Diyos. Wala siya sa Bible, sigurado. Kilala niyo ba yung gumawa ng pyramids? Kilala niyo? Sinong hari? Sinong mga scholar dito? Ikaw ba? Si Pero. Sinong Pero? Di ba? Hindi natin kilala eh. Kasi yung mga na-accomplish ng tao dito sa lupa, nang hindi sa Panginoon, baliwala lang. Amen? Kahit pa natin sabihin, mga dakilang inventor na yan. Okay, nakasalamat sa kanila. Meron tayong ilaw, meron tayong cellphone. Pero pagkatapos na makakalimutan natin sila eh. Kaya sabi ni Moses, mas maganda na maglingkod siya sa Diyos. Amen? So, dito na tayo ngayon sa 27. Sabi dito, by faith, he forsook. So, again, puro yung by faith, by faith. So, hindi nila ginawa to ng basta lang. Hindi nila ginawa to para sa pera. Hindi nila ginawa to para sa sikat lang sila. Dahil sila'y nananampalataya. Again, ang pagnanampalataya, meron kang, yun yung title natin ngayong hapon, ito ay Seeing Him Who is Invisible. Sabi dyan, di ba? So by faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. So gusto ko lang point out, parang yung nauna kasi dito yung magulang niya, di ba? Nung una yung magulang niya, papatayin sila pag hindi nila pinatay yung mga anak nila. Hindi natakot yung magulang niya. So kaya parang minana ni Moses ngayon yun, di ba? Again, yan sa mga katangian ng pananampalataya. Kung nananampalataya ka, for example, na ang sabi ng Diyos, kailangan nasa church tayo, mag-soul winning tayo. Yan ang utos niya, di ba? E kaso may COVID. O paano yun? Sabi nila, mayroon. Kanino ka maniniwala? So kahit nakakatakot, or kahit sabi nila nakakatakot, o natatakot na lahat, okay? Yes, mas naniniwala ka sa Diyos, di ba? So yun ang faith. So yun, ganun din si Moses, inalisan niya, hindi siya takot sa hari. Kasi ito yung title natin ngayon, as seeing him who is invisible. So, again, balik tayo sa mga superheroes. Yan yung ating Hebrews 11 eh. Sino yung mga heroes niya ulit? Yan yung umamin eh. Sino, no? Baka may alam ka. Superman. Sino ba yung nakakita ng ano, hindi nakikita? Ayan yung Superman yata yun, yung invisible. X-ray vision ko, no, di ba? Hindi naman totoo yun. Anyway, si Moses daw, nakikita niya yung hindi nakikita. Pwede ba yun? Okay, babalik tayo doon sa natin preaching. Di naman, sa Sunday school, di ba? Mga spiritual things. Hindi mo nakikita yung pero andyan. Okay? So, ano yung last week na yun? Parang ano, yung last week, yung, yun nga, yung, in, tawag dito, yung return of investment mo. Kaya ka naghihirap ngayon, nakikita mo ganito yung mangyayari in the future. Amen? So bakit ka nag-church ngayon? Kasi gusto mo lumago. Or at least gusto mo matuto. Or at least sumusunod ka sa Diyos. Yung iba, hindi mo alam doon. Pero sumusunod ka sa, ano yung mangyayari pag sumunod ako sa Diyos, di ba? So kahit hindi mo naintindihan lahat ng lubusan at ang detalye ng pinapanampalatayanan mo at yung resulta nun, sumusunod ka pa rin. Amen? So, ganun po nangyari kay Moses. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Eh, sarap-sarap na ng buhay niya. Di ba? Pero nakita niya, hindi ako para dito. Kasalanan to. Mabuti pang umalis na ako dito. Umalis po siya. So, kasi,
So tingnan natin 'tong mga next verses in light of this, no. May nakikita sila, nananampalataya sila. Kaya may nakikita sila. Again, nakikita. Kasi nga invisible eh. Kaya hindi niya nakikita ng mata 'yan, okay? Like ano na anong pinangkikita mo pag hindi mata? Isip, okay, pwede yun. Teka, physical pa rin yan, pero pwede yan, di ba? Physical pa rin yan. Pero pag spiritual, talagang spirit din yan. Spirit to spirit. Sinabi ng Diyos, ito yung mangyayari. Conscience, yung sinasabi yung sixth sense. Yan ang problema, no? Kasi may mga Eastern mysticism, Eastern religion, dyan na. Yan tayo nagkakaproblema kasi, kaya na, yan ang naririnig mo kasi, tinuro din nila yan. Alam nyo ba yun? So, ano ba yung sixth sense? Hindi, sa context nila, dati pag-usapan, pero walang kwento yun. So, ang gusto ko lang sabihin, kaya yung pinag-aralan yung spirit tayo, pag sinabi ng Diyos, yung spirit mo, nakikipag-ugnay yung spirit ng Diyos. So, may mga naiintindihan ka, na hindi na nalalaman ng iba. Hindi na naiintindihan. May nakikita ka na hindi na nakikita. Okay? So, tingnan natin. So, sabi dito, so, alam niyo na yung Passover. So, yung mga feast, yung mga special yung Passover, sprinkling of blood. Bakit daw niya ginawa yun? Sa pananampalataya. Especially yung pinakaunang Passover na talagang pinanggalingan ng lahat, na picture ng kaligtasan natin. Anong nangyari doon? Pumatay sila ng tupa. Basta sabi ng Diyos, pumatay ka ng tupa. Paano naman tayo maliligtas doon? Hindi natin alam. Pero basta pumatay ng tupa, ilagyan ng dugo. Okay? Inasabi ng Diyos eh. Hindi mo naintindihan kung paano gagana yon. Pero inasabi ng Diyos. So, ang ginawa nila, naligtas sila doon, di ba? Nung sumunod sila. So, ganun din kayo. Sinong, naintindihan nyo ba lahat ng Bible bago kasi Jana, ligtas na ba si Jana May? Ha? Salamat, andito kayo, no? So, paano kayo naligtas? Ligtas na ba? Huwag mo tawanan. Oo, hindi lang yun. Jaja. Ligtas na si Jaja. Ayun. So, paano ko ba? Naintindihan mo ba? Hindi naman eh. Nanampalataya ka sa narinig mo. At alam mo, totoo yun. At pangako yun ng Diyos. So, ngayon, simulan na ligtas kayo hanggang matay na kayo, tayo, titingnan mo yung tinuro sa iyo ngayon, kung totoo ba yun. Diba? Kung medyo sumablay lang yan, yan ang maganda sa baptism eh. Kaya, ayan ngayon, tanda ko na ngayon, ako'y nagtuturo na. Hindi po sumablay yan, yung tamang gospel. Kahit maraming nag-ano dyan, maraming nag... sa talas, gumagana. Pakiano na nga lang din. Pakiluwagan. Okay. Mga tatlong taon na rin naman yan, kaya gaganyan na. Lipad na lang kayo dito. Maluwag tayo ngayon eh, pero maganda rin yan. Okay, pag sinabing kept the Passover, yun nga, sumunod siya. Amen? And then, hindi sila namatay dahil doon. So, ganun din po tayo, naligtas tayo ngayon sa impyerno dahil nanampalataya tayo. So, pwede ba natin sabihin na may nakita tayo na hindi na nakikita? Ganun nga yun, di ba? Kaya ka nanon pa tayo na sinasabi sa'yo. Kaya lahat pag nagsorbini ka, nakikita may tao, nag-iisip eh. May iniwala ba ako dito? Anong ginagawa nito dito? Pero bandang huli, yung mga tatanggap, tatanggap. Amen? At hindi rin sila malimputa sa impyerno. Then next, sabi dito, by faith, they passed through the Red Sea as by dry land, which the Egyptians are saying to do were drowned. So, very famous, di ba? Ano nangyari doon? Inahabol sila, papatayin sila, wala naman silang kakayanan para magtanggol yung sarili nila sa army ng kalaban. Umasa sila sa Diyos at sabi doon, wala sila po dito bundok, dito kalaban. Sa harapan nila, dagat. Ano nagawin nila? E sabi ng Diyos, paano tayo po forward? Basta forward! Kaya sa, yun na pala, doon na pala yung provision ng Diyos, hinati ngayon yung dagat. So again, by faith yun. Minsan, basahin nyo yun. Nakaka, ano yun eh.
Kasi lahat ng sinulat na salita ng Diyos, kahit yung ibang detalye doon, makikita nyo, napaganda. Okay? So, nahati yung dagat, dumaan sila ngayon sa tuyong daan. Okay? So, that is by faith. Kung hindi sila nag-forward, sumuko sila sa Egypt or something, patay sila. Amen? So, kinukumpara dito yung mga Egyptians ngayon na bakit, ano nangyayari sa kanila? Hindi naman sila para dun eh. So, pwede natin i-relate sa mga problema natin, no? Mga kalaban natin na gusto tayong silain. Okay? Bandang huli, subukan man nila pag ginusto ng Diyos, di ba? And Diyos ang naghati nun eh, nung pinabalik niya, lunod sila. Di ba? Next, by faith, the walls of Jericho. Ito, alam niyo na ba itong kwento na ito? Panood niyo sa ano, di ba? Itong walls of Jericho, pag sinabing walls, eh siyempre walls, hindi lang basta wall yan na ganyan. Ito ay gera, di ba? So yan ay makakapal na walls para kahit barilin tuloy, bombahin, hindi maano, no? Hindi mawasak at mahirap silang pasukin dahil sa walls. So ang ginawa nila doon, sabi din ang ganyan Diyos, ganito gawin nyo, ikutan nyo, okay? 7 days, di ba? 6 days, once lang. Once. 7 days, 7 times. Ano nangyari doon? Kasi pag may wall yan, di mo man sasakop yan kahit dami nyo. Titirahin ka lang yan sa baba, eh, di ba? Hindi ka makakapasok dyan, di mo sila masakop. Pero may paraan pala ang Diyos. At nangyari noon, alam ko, imposible ito eh. Miracle nga eh. Pero yun ay nangyari by faith. 31, by faith, the harlot, pakibasa nga po, ready, go. By faith, the harlot may have perished not with them that believe not, when she had received the spices. Okay, tapos ko lang dito eh. Anyway, ganun din yan, no? So, after ni Jericho, andun si Rahab mismo, di ba? Ano si Rahab? Harlot, ano yung harlot? Basta, masamang babae, di ba? Pero, nagtiwala siya sa Diyos kung nabasa niyo yung account niyan sa saan ba to? Sa Joshua, di ba? So, patay na dapat lahat sila, pero itong si Rahab na makasalanan pa, nagtiwala sa Diyos. Kasi alam na nila, takot na sila lahat eh. Alam nila kung ano yung Israel, anong kasinong kasama nila, ang Diyos, tumawid sila sa dagat. Hindi pwedeng may tago yun, yung nabalitaan nila. So, yun, anong gagawin yung mga yan? Papatayin nila tayo. So, itong si Rahab ngayon, nanampalataya ngayon sa Diyos. At anong ginawa niya? Kinampihan niya yung mga lingkod ng Diyos. So, ngayon, salamat sa inyo. Dito kayo ngayon, di ba? Nung una, parang feeling ko, wala akong nangyayari dito. Pero, unti-unti, nagtitiwala yung tao. Amen? Kasi, ito, hindi naman ata lingkod ng Diyos to eh. Kaya dito ako pinanganak, pero hindi naman tunay, di ba? Iba naman, mayaman nga, tuturo naman mali. So ngayon, magtitiwala ka sa lingkod ng Diyos. So, magtiwala ka natin sa Diyos. Kaya nangyari kay Rahab noon, patay na dapat sila lahat. Nakiusap siya, total naman. Ay tinulungan ko kayo, tinulungan niya yung spies na kakampi ng Israel. Anong ginawa sa kanya? Sabi niya, by faith, harlot Rahab perish not. So, ganun din. Pwedeng sa kaligtasan din niya. Pwede natin i-relate yan, amen? Kasi katulad niya, Catholic ako dati. May nag-share sa akin. Parang mali naman ako. Alam ko namang mag-stick ako dito. So, mali. Hindi by faith. So, ganun po yun. Kahit makasalanan ka pa, nanampalataya ka lang, ligtas ka na, amen? Ngayon, ito may mga lilista lang siya dito na maraming tao na isa-isa yun yung mga ginawa. Iba dito, wala ng pangalan. Okay? So again, by faith pa rin, tingnan nyo yung, ano kaya nakita nito? Si Rahab, ano nakita niya? Sa palagay niya. Nakita niya patay sila lahat. At nakita niya rin siguro, hindi naman siguro itong mga tao ito papatay lang ng wala lang eh. Diba? Kasi nga, sumasamba raw sila sa Diyos. Si ano ba ang Diyos? Siguro ito si Rahab, magtatanong na rin. Nag-pray na din. Amen? Kaya alam niya yung gagawin niya eh. Kaya yun. Anyway, so ito na yung mga listahan. Sabi niya, si Gideon, kailangan si Gideon, isa-isahin ko na lang ha. Basta ganun din, naging mighty
military leader siya, si Barak, ganun din, si Samson, ganun din, si Jephthah, ganun din, si David, ganun din, mga military leader. So lahat noon, pag binasa niyo yung kwento nila at yung talagang buhay nila, nanampalataya sila sa Diyos, ano nangyari? Na nagtagumpay sila. So kailangan nyo sa lahat ng ating mga hinaharap sa buhay, men. Siguro naman, kahit mga bata pa, may hinaharap kayo, module lang, sabi. May nagwe-Facebook kasi, nakikita ko eh. Dinadasalan yung module eh. Ano nyo lang, kaya nyo yan. Stephen nga din, mga anak ko din eh. Nahirap yan sa ngayon, pero makikita mo pag alam mo na yan. Oh, galing yan, okay. Hindi mo gusto yung bata ka, tumatanda ka, wala na dadagdag dyan. Amen? Pero magtiwala ka sa Diyos. Tumawag ka sa Diyos. Tutulungan ka niya. Ito nga, talagang hirap ito, gera eh. Diba? Magtiwala sa Diyos, nagkaroon silang victory. Ngayon, Samuel. Sino naman Samuel? May propeta siya. Hindi naman siya nakipag-away, pero matapang ni Samuel eh. Sino pinatay ni Samuel? Basin niyo na ba? Tapang rin yan. Kahit propeta yan. Di ba? Yung mga... Yung hari ng... Alimutan ko tuloy. Amalekites ba? Anyway. And the prophet. So, by faith, yung mga prophet naglilingkod sa Diyos. Amen? Laging ganun. Ano ba? Soul winning tayo? Parang hindi ko kaya yan. Manampalataya ka. Amen? Hindi ko talaga kaya eh. Baka, diba, kailangan ng tulong. Diba? Pwede kang humingi ng tulong. Basta yung tatay ko talagang ano eh. Parang hindi maliligtas eh. Manampalataya ka lang. Amen? Ito yung mga ginawa nila. Tingnan nyo, matitindi to. Hulaan nyo rin kung sino to. Okay? Who through faith subdued kingdom? Sino yun? Of course, yung Israel, di ba? Sa panahon ni Joshua, isang beses lang sila natalo eh, kasi may loko-loko nga silang kasama eh. Pero lahat yung kasi pangako na ng Diyos yung kaya niya yan. So nanalo sila. By faith. Ngayon, wrought righteousness. Parang baliwala naman yun ha. Madali naman natin maging righteous. Hindi nga eh. Marami sa Bible na kaya sila tinanggap ng Diyos kay Abel at Adan. Kain pa lang, di ba? Pareho naman sila nag-offer. Ba't yung isa tinanggap? Iba, hindi. So, kailangan mo ng pananampalataya para makagawa ka ng righteousness. Amen? Amen. Obtain promises. Kung sinabi last time, hindi daw na-obtain yung promises, di ba? Pero yung ibang promise na-obtain, amen? Kay, ano lang, kay Abraham, sabi, magkakaroon siya ng anak. Nang palataya siya, nagkaroon siya ng anak. Kahit 100 na siya. Okay? Stop the mouth of lions. Sino yan? Wala namang iba, di ba? Meron pa ba? Samson. Malakas naman kasi yun. Pwede rin, di ba? Si David. May tinalo siyang lion, di ba? Hmm. Pero pinaka talaga, si Daniel. Kasi madami yun. Tinapon siya dun sa... Quench the violence of fire. So, sino yan? Yan, yung tatlo, di ba? Escape the edge of the sword. Madami. Lagi ko na ano, si Jeremiah eh. Kasi patay na dapat yung buong nation na nampalataya sa Diyos. Papatayin daw siya. Hindi naman siya pinatay. Bandang huli, siya lang yung buhay. Siya nga yun. Baliktad eh. Elijah. Sino pa? Madami. Yung mga story ng kings. Talo na dapat sila, dineliver sila. Amen? Out of weakness, we're made strong. Sino yung Samson, si Gideon, sino yung mahina, lumakas, si Saul, alas siya, si Daniel, mayroon tayo na gano'n, di ba? Nagpuyat kasi siya, nag-aaral siya ng Bible, eh. Tapos na gano'n siya, nag-fasting, talagang hinang-hina eh. Kaya nung inangat siya ng Diyos, nagkaroon siya ng lakas. Amen? Marami pang iba, yung mga pinagaling ng Panginoon, di ba? So, lahat yun ay pananampalataya. Pag wala kang pananampalataya, ang hirap yung mga taong tulungan, nakita na ba yung taong hirap tulungan? Kasi sila mismo, uy, gusto, wala na akong ano sa buhay,
wala akong makita ng trabaho. Eh, sige, ito. Eh, wala na. Tinutulungan mo. Ikaw na nag-iisip para sa kanya, di ba? Pero pag hindi na siya mismo, hindi na nag-iisip, hindi na siya. Ang hirap. Hirap lang ganun. Ganito lang yan. Hindi, basta, ayoko na. Amatay na ako. Hirap. So, huwag kayong mawawala ng pananampalataya. Quench the violence of fire, escape the edge of the sword, weakness. Turn the flight of their Mr. Elias. Ibig sabihin lang yan, yan, nilabanan nila. Women deceive their dead, raised to life. Sino yun? Dalawa yung naiisip ko eh, sa Old Testament. Mas meron din sa New Testament, di ba? Yung sa Zerapat, tsaka yung kay Elisha naman. Ganon din yun, namatay, bigla nabuhay. By faith, di ba? Kasi kung nilapit niya sa albularyo, di ba? Kaya sa ospital, na kahit mapera ka, di ba? Naalala niya si yung babae na may agos ng 12 years. Di ba? Sabi niya doon, naubos na nga yung pera ko dahil sa mga doktor eh. Eh, lumapit lang pala kay Jesus, isang ganun lang. Minsan ganun yung mga sakit natin eh. Hindi nga maintindihan ng mga doktor yan. May mga ilang maintindihan sila dyan, pero madbad na uli. Ang aminin nila, hindi ko rin alam ba't nagkaganyan yun. Totoo lang. Kaya sabi nga sa inyo, pag ako nagkasakit, mag-pray ko lang, pag hindi na ako gagastos. Unless yung common na ano lang, ha, sakit na gumagaling talaga. Pero yung mga yung doktor, hindi niya alam. Hindi ko nga alam. Pero subukan natin, ano? Opera ka, wag na. Subukan. Yung ilala tayong ganyan eh. So, palataya, patay na, nabuhay pa. Others were tortured, not accepting deliverance. Bakit sila hinayaan nila sa torturing sila? Sino ba yan? Si Jeremiah na naman. Kasi pwede naman siyang umalis doon, no? Pwede yung tikom yung bibig niya eh. Ba't siya tuloy-tuloy? Sino pa? Siyempre, ang Panginoon, yung mga apostol, nalingkod ng Diyos. Amen? That they may obtain a better resurrection. So, ano yung sabihin ng better resurrection? Bilisan ko na lang. Ibig sabihin lang po niyan ay isa lang po ang resurrection. Amen? Actually, dalawa. Pero yung sa atin, isa lang. Sabay-sabay tayo sa rapture. Okay? Yung iba, sa ano na yun, after na millennium. Pero pag sinama na yung better resurrection, for example, pwede bang yung resurrection ni Ezekiel mas better kay Yesha? Pwede ba yun? Eh, yung sinasabi dun eh. Paano nga gawin? Manampalataya ka. At pag nanampalataya ka, makikita yung sa buhay mo. Amen? Amen. Siyempre, gagawa ka na mas mabuti. Kaya, ano meron? Anong, eh, pareho lang kayo sa langit. Eh. Anong pinag-aiba nyo? Reward. Do, alam nyo na, di ba? Pareho kayo na resurrect. Pareho tayo sa langit. Pero yung iba, sabi ko last week, nagtitik-tik ng kalawang. Ewan mo, ba't ka? Kasi parang kailan lang, nanonood ako ng ano eh. Pero walang kalawang doon. Gusto niyo ba yun? Nasa langit ka na? Siguro, mag-earn ka pa ng rewards doon. Pero naniniwala ako, dito talaga tayo. Dito tayo mag-earn ng rewards. And then, pag doon, parang ang tawag dito, aanihin mo na lang kung ano ginawa mo dito. Kaya, manampalataya tayo. Amen? Ano pa? And others had trial of cruel mockings and scourging. Kung sinabing cruel, napakasama, di ba? Mockings, kaya yung sabi ko sa inyo, pag niloloko kayo, church na naman, Bible na naman, bahala silang mag-mock, bahala silang manloko. Amen? Kasi hindi naman naiintindihan pinag-asabi nila. Naiintindihan ba nila yun? Kahit for, subukan mo lang, mga isang minuto, pag magbigyan mo, nga tinatawanan ka, tanongin mo rin, bakit ba? Eh, ikaw kasi church yung church eh, naiintindihan mo ba yun? Ikaw ba, ano ka ba? Kailan lang may nag-troll sa akin eh. Hindi ko alam, out of nowhere, last Sunday. Out of nowhere, bigla akong chinat. Tanong ng tanong sa akin, tinatanong ko siya, hindi naman sumasagot. Parang maintindihan ko siya, di ba? Pag yung soul winning tayo, ang hirap kausap di, sumasagot, di ba? Parang gusto lang magbato na magbato. Hindi ko lang siya binila ng insurance eh. Kwenta ko na dati sa inyo yun. So, may mga ganun, hirap ng kausap ng ganun. Amen? Inaasar ka. Huwag kayong magulat. Okay, bayaan mo lang. Bigyan mo kayo. Katulad nun, sinagot ko ng maayos eh. Nakikita ko na ganun eh. Kasi nga, alam ko may grudge sa akin eh.
Ganun din gawin nyo. Try nyo lang. Huwag kayong madaling lokohin. Inasal ka lang ngayon, hindi ka na sumama. Mga ganun. Siguro ako, ang advantage ko lang kasi lumaki ako sa pang-asal. Kaya alam na alam ko yun. Dati, malakas din ang mga asal. Titingnan ko yung sarili ko ngayon. Ba't ba ako nang-aasal? Wala naman akong mararating. Wala naman akong gustong mapala ng isang tao na mabuti. Ngayon, yung iba, yung namin, minsan, inaasal ko kayo, di ba? Inaasal ko yung anak ko. Si Jesus din, minsan, inaasal niya yung apostol, di ba? Mayroon yung patutunguhang mabuti yun. Iba yun. Okay? Iba yung inaasal mo, ginagamitan mo ng sarcasm para matuto, iba yun. Okay? Pero yung mga taong alam mo, wala namang pakialam sa'yo, wala namang nang-aasal lang. Kaya sinasabi dito, cruel eh, mga kings. Huwag mong pakinggan. At sa ito, hinahataw pag sinabing scourging. Hinahataw. Okay, moreover of bonds and imprisonment. Hindi pa sapat yun. Yung iba, kinulong. Hirap makulong. Yung iba, tinali. Yung iba naman, they were stoned. Sino na binato na dito? They were sawn asunder. Pag sinabing sawn asunder, hinati, yun daw ang, kasi wala sa Bible yung, pero yun daw nangyari kay Isaiah, yung sabi, according to tradition. We're tempted, ibig sabihin, mga hindi lang tinukso yan, sinubukan. Pag sinabing tempted sa gitong context, ha, sinubukan. Nalala nyo naman si, ano, si, basta ninyo pa alam eh. Nakita ko dyan, si, sino pinagtayo ng wall? Nehemiah. Talagang inaasar siya eh, talagang sinusubok siya, talagang, parang pelikula, alam mo yun, inusubukan lahat para mapahinto sila. Okay? Sinubukan siya. So, mangyayari sa atin yan, nagtiwala ka lang sa Diyos. Sinusubok ka, subok lang yun. Hindi ka papatayin ng Diyos nang walang kabuluhan. We're slain with the sword. Yan na, napatay na. Yung iba na, patay, still. Anong gagawin mo? Magpapatayin ka na, subok ka na. And layo na nga narating mo eh. Diba, lalo sa pananampalataya, walang sukuan yan. Amen? Yan ang example natin ng mga heroes of the faith. They wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, tormented. Ano yung sabihin naman nun? So, bakit sila nagsuot ng sheepskin and goatskin? Yung sabihin nun, destitute, yung sabihin, nanghirap, naghihirap sila. Kasi minsan, ganun din yung persecution sa'yo, di ba? Katulad ngayon, yun ang kinakatakot natin ngayon. Pag hindi ka vaccinado, nangyayari na po sa US ngayon yun. Pero yung bawal ka nang mag-abroad, bawal ka nang mag-ganyan dahil hindi ka vaccinado. May passport na sila doon. Pero madami pang labanan yan. Gagawin nila yan kung kaya nila. Amen? So gagawin natin, hindi sige. Kung anong persecution niya sa akin, tatanggapin namin. Eh, para better resurrection din tayo. Amen? Kaysa naman isuko mo, di ba, ganun eh. Hindi, kailangan, ano eh, parang di ka cool pag wala akong bakuna eh. Wala akong mapapoint sa Facebook eh. Rest back. Eh? Rest bakuna. Tingnan natin. Maganda rin yung para pag namatay, ano eh, meron po. Ito yung maganda dito, sabi dito, parenthesis, of whom the world was not worthy. May preaching na sa yung ganito, kaya sa iba na lang. Naintindihan nyo ba, of whom the world was not worthy? Ibig sabihin, hindi tayo karapat-dapat sa kanila. Ano yung sabihin nun? Kasi ganyan sila eh. Yung pananampalataya nila, dinala sila sa state o sa level ng ganun. Ganun sila dakila, yung sabi dito. Na, alam nyo naman, nabasa natin sa Bible yan, talagang Diyos mismo, pinupuri sila. Tindi nun. Amen? Kasi every year nga, pag every service, yan, sa Jeremiah na naman. Ano ba yun? Diba? Ezekiel na naman. Kaya pangalan ko na sa anak ko, Ezekiel. Kasi lagi ko naririnig eh. Okay? Hindi tayo karapat-dapat sa kanila or yung sanlibutan sa kanila. Amen? Ganun din tayo. Pag pinatay tayo, di patayin nyo kami. O, ngayon, saan kayo? So, sa halip na may nag-warning sa inyo, patayin mo yung preacher, ano mangyayari sa inyo? Hindi ka karapat-dapat. Lalong hindi kayo karapat-dapat. Kaya yung mga bansa po na pinaalis nila yung mga missionary, sila ngayon yung kawawa.
ito na po. And all this, and this all. Okay? Nabanggit na ito kanina. Nabanggit natin ito na last week. Sabi dito, binuhin mo, nagtapat sila sa Diyos, nanampalataya sila. So, in-expect natin reward, di ba? Eh, pero ito sa example natin, medyo mas maltindi pa. Kasi sila, nagtapat sila, hindi naman nila natanggap yung, at least hindi lahat, hindi nila natanggap lahat. At alam si Jeremiah, ano bang reward ni Jeremiah? Hindi siya napatay. Yun lang. Gusto niyo ba yung ganon? Pagkatapos ilang years ka maglingkod sa Diyos, ilang ang reward mo, hindi ka napatay. Sa langit, di ba? Pagpunta sa langit, hindi yung reward eh. Okay, regalo yun. Pero, yun nga. Pero dito sa, sinasabi ko dito, sa lupa. Sa lupa, hindi nila tanggap. Katulad ni Abraham, nagkaroon nga siya ng anak. Nakita niya bang minana ng anak na yun? Hindi niya nga nakita yun eh. Kahit sina Jacob, sina Isaac, pumunta sila sa Egypt. So, hindi nila nasakop yun. Ano nangyari? So, madaming ano po, pag kayo na nanampalataya, huwag mong expect na ang reward ng Diyos mabilis. Kasi kung mabilis ang reward, hindi mo na kailangan para nanampalataya, di ba? Ganun din. For example kayo, kunwari, bawat kasalanan nyo, palo agad. Kailangan mo na para nanampalataya doon? Hindi na, para kang robot na nun. Diba? Takot ka na lahat, ano, kasi papaluin ka. Ganun din naman kabaligtaran, rewards. Para kang aso. Woo-hoo! Kaya sumusunod yung aso kasi, di ba, kala mo natututo yun. Pero, in a way, pero hindi tayo ganun kasi. Ang Diyos hindi madalas yung ano, minsan mabilis, pero madalas hindi mabilis yung reward. Kaya, hindi ganun ang pattern ng Diyos. Kaya sabi dito, yung mga nanampalataya, maganda ang kanilang patotoo, hindi nila natanggap yung pananampalataya. Ito ngayon yung pinakasagot dyan. Na actually, mahirap intindihin sa unang basa. Okay? May basa nyo. Ready, go. God having provided some better things for us, that they without us should not be made perfect. Okay, ito nyo na. Nahirapan kayo, di ba? Ulitin ko. God having provided some better thing for us, mayroon daw ang Diyos na binigay sa ating better things. Kasi sabi dito, anong kinalaman sa mga heroes of the faith na hindi nga nila natanggap yung pinangako sa kanila? Sabi dito, that they without us should not be made perfect. Without us, tas double negative po yan. Ha? Ano natin, intindihin natin para sila na wala tayo ay hindi magiging perfecto. Okay, ang perfect again, yung complete. Okay? Ano sabihin nun? Alisin mo lang yung negative, gawin mong positive kasi double negative eh. Para maintindihan mo ha, mga bata. Ayun eh, go. Gagawin mong positive ngayon kasi double negative eh. So, that they with us should be made perfect. Ganun yun, okay? Ibig sabihin, yung mga ginawa pala nila in the past ay hindi man nila nakamtan yung pangako, ano nangyari nun? Meron silang, ang pakinabang nila bukod sa langit, ay para sa atin din pala yun. At tuloy niya, bad natin sila pinag-aaralan. At pag pinag-aaralan natin sila, yung ginawa nila ngayon, mape-perfect yun. Ibig sabihin, may mga tao ngayon na hindi katulad nila. For example, si Abraham, tanda niya, sa kananampalataya sa Diyos. Okay? Ngayon, bata ka pa. For example, si Juliana, bata pa siya, nananampalataya na siya. Pagtuloy-tuloy yan, okay, hindi ka huminto, hindi ka nag-backslide. Alam mo mangyari dyan? Di ba mas better ka kahit sa mga to? Kasi yung ginawa nila, natutunan nila, inad mo na lang sa'yo eh. Kaya sabi nila po, no, is sa mga, madalas yung makikita sa mga pambobola ng mga scientists o ano, ang mga tao ngayon, napakatalino na. Di ba? Saan nyo nakikita yun? Kahit saan, di ba? Ang talino ng mga tao ngayon. Ang talino ng mga tao ngayon. Kaya mayroong isang meme na naman sa Facebook, sabi, sa palagi nyo, matalino tao ngayon. Tingnan mo yung mga sasakyan ngayon dati, ang nakalagay doon, ano ba yung nakalagay? Sinasabi doon kung, basta yung mga instructions sa sasakyan, okay. Ngayon daw, yung mga instructions sa sasakyan, nakalagay na, ito, huwag nyong iinumin to, ha. Yung mga nakalagay sa sasakyan. Doon yung nag-gets. Ibig sabihin, kailangan mong tunuan ang gusto yung mga tao ngayon kasi mga matalino ba? Hindi na. Kala mo lang matalino tayo ngayon. Bakit?
Kasi inaanin na natin yung mga discoveries in the past, yung mga technology in the past, inaanin natin yun. Ginamit natin ngayon. So ngayon, mas parang ang talino natin. Ang galing yung cellphone. Dati wala yan. Matalino tao ngayon. Hindi rin. Unti-unting na accumulate yung knowledge paggawa ng kung ano man technology may na tayo ngayon. Bakit kinasabi yun? Kasi nga, itong mga ginawa ng mga heroes of the faith, di ba? Ngayon, pwede ka manampalataya sa Diyos ngayon. Katulad yung may nagtanong nga sa akin, sabi, eh, ba't sa New Testament, di naman sinabi dyan na, ano, na yung ginagawa nyo, di ba? Tayo, gagawin natin, di ba? Diretso tayo, eh. Ligtas ka ba? Gusto mo maligtas? Oh, wala naman sa Bible yun, eh. Tama ba yun? In a way, parang tama. Kasi wala kang makikitang ganun, na exactly ganun. Pero meron din, kaso, may derive mo na lang yun. Okay? So, bakit walang ganun? Kasi nga, according sa Bible din, nabasahin natin. Nabasa rin natin natin sa Hebrews 2, no? Ano yung sinabi ng Panginoon? Angels. Yung hindi narinig ng mga angels. Alam niyo yan? Kalimutan ko. Sino makakai? Alam niyo yung verse na yun? Yung mga narinig natin ngayon ay dinesire ng mga ayan, okay. Okay. Sabi dyan, for verily I say unto you that many prophets and righteous men have desired to see those things which you see. Ibig sabihin, may mga gusto sila nakita, hindi nila nakita. Pero tayo ngayon, sa time natin, nakita na nila, sa time nila. Okay? E lalo naman tayo sa panahon natin ngayon. Yung mga end times, dati hindi nila lubos na unawaan yan. Eh ngayon, nasulat ng Revelation, titingnan natin sa Old Testament, yung ibang details pa. So, alam, naintindihan na natin yan. Amen? Kumpara sa kanila. So, ngayon, ano ngayon? Lamang tayo. Diba? So, magyayabang ba tayo dahil doon? Hindi, pagpasalamat na lang natin. At ma-realize natin, kaya ngayon, tayo ay kumpleto na dahil sa mga ginawa, pananampalataya ng mga ibang tao na kahit hindi pa nila lubos na unawaan, nakikita, naintindihan yung mga bagay na pinangako ng Diyos, nanampalataya sila. Amen? So ngayon, ganun din tayo sana. Ngayon, minsan, katulad nga niyan, gusto ko yung encourage kayo lagi minsan, kahit ito lang eh. Services lang eh. Umatend ka sa church. Umatend ka naman sa church. Gala tayo ng salita ng Diyos. Pray ka naman. Basa ka naman ng Bible. Mga basic ba? So, paano kayo encourage na gawin yan? Isa to. Ngayon, pwede ko sabihin sa inyo na yung mga nagbasa ng Bible, na kayo may sinusundan ako ngayong preacher, dahil naiingit sa kanya eh. Kasi tapang. So, sino ka ba? Kung sinasabing ganyan, maraming na nampalataya na ganito. Nasasabihin mo, ganyan. Eh, binasa niya yung Bible eh. Ano inaasahan mo? Siyempre, yung mga kasinungalingan, ma-root out na yun. So, ganun din tayo ngayon. Kaya ako dati, hindi ko alam kung anong patutunguhan ng pag-aaral ko minsan. Personal study yan, wala kang nakakita niyan, di ba? Hindi yung i-broadcast yan. Eh, lalo sa amin ngayon. Ngayon, pwede mo na i-YouTube yan eh. Ngayon, hindi na. Dati, hindi eh. Nasa utak mo lang yan. Tama? Eh, ba't ka pa mag-aaral? Hindi naman nakikita ng ibang tao. Hindi naman kailangan pakita eh. Makikita yan later. Amen? Kaya sana ganun tayo. Pananampalataya, hindi agad dumarating ang rewards, ang manifestation niya, ang ginawa mo in the past. Tsaka sa mga pagkakataon na yung ginawa mo by faith, dahil na palataya, ginawa mo, hindi nakita ng iba, agad, later, magagamit mo pala yan. At pag nagamit mo, katulad itong mga heroes of the faith, talagang sinamarize siya dito, yung mga kaya pang, wow, ginagawa niya yun. Pero hindi niya nagawa yun ng isang ganun lang. Amen? Yeah. Hindi ako naniniwalang kung tinawag si Moses, alam niya na, kahati niya Red Sea. Hindi niya alam yun. Diba?
Sunod lang siya, sunod siya ngayon, ito yung sinabi ngayon, sunod ka lang dito. Ito lang sinabi ngayon, hindi mo pa alam yung mangyayari in the future. Sumunod ka ngayon dito. Ito, hindi mo alam kung ano mangyayari dito. Di sumunod ka na, sumunod sila. Ito na ngayon. Atawid na, sumunod ka ulit. Ganun po tayo. Hindi tayo pwedeng, Lord, ilatag mo na sa akin na anong mangyayari sa akin. Kaya nagtitiwala iba sa ano eh, mga horoscope eh. Tsaka yung mga ano, gusto ko malaman sa akin, pagtanda ako, saan ba ako mamatay, sino mga pangasama ko. Kasi kung hindi naman maayos ang mga pangasama ko, kapakamatay na ako ngayon. Mga ganun. Hindi mo kailangan malaman yun. Sumunod ka lang sa Diyos ngayon. Amen? At yung mga basic, banggitin ko ulit, magbasa ka lang ngayon, hindi mo alam naitindihan mo, hindi mo naitindihan ano yung bunga niyan, magbasa ka lang eh. Mag-aral ka lang, matin ka lang, manampalataya ka lang. Amen? Amen. Itong sa pag-awit natin, minsan, hindi tayo masyadong ano eh. Anong nagawa ng pag-awit? Inutos ng Diyos yun, yung pinakamatinding utos, alam nyo ba yun? Praise Him, praise Him, praise the Lord, all ye heavens, earth, lahat, purihin ng Diyos. Tapos nasa church ka, hindi ka pupuri sa Diyos. Bakit? Yun ang gusto mong purihin, ikaw. Kaya huwag natin kakalimutan yung basics, amen? Ano ba? Yun na yun, amen? So, ano pa? Yun na yun. Ano ang maisip eh? Sabay ma-encourage eh. Yan, may sakit ako, pastor. Mawala rin yan, amen? Amen. At kung hindi mawala, live with it, di ba? Parang itong COVID na to, iba, COVID, baka di na mawala. Wala nga yan eh. At kahit totoo yan na hindi mawala, di ano, ano, di wala. Let's live with it, amen? Amen. Tayo nga, di nga na nagmamas eh. Hindi ka matakot, hindi. Nabasa ko na sila eh, niloloko na lang yung tao eh. Ayoko pa mamatay kung ayaw. Pero nakita ko, hindi totoo eh. Diba? Dami na. Kaya nga, kaya nagpaparapol na sila ngayon eh. Nirarapol na yung ano eh. Magpabakuna ka! At mananalo ka ng 3 milyon eh. Ano ko eh. Asad ako dun eh. Kasi di naman nila pera yun eh. Yung chance na manalo ka, sabihin natin ganito. Yung chance na manalo ka, maliit yan eh. Alam nyo may probability? Naturo ko na dati sa inyo ha. Sa loto, ilan ang chance mo manalo? May time pa naman tayo para lang sa mga bata. Ayan ako dito. Calculate. Anong chance mo sa ano yung ano? Sino nagloto dito? Daddy. Ano yan? 6 digit, ilan yun? 42. Yung mega-mega loto, ilan yan? 55? 55 times. Nauulit ba yun? Hindi. Okay. So, dapat 54 lang, ma? Times 53 times 52 times 1, 2, 3, 4, 5. 51 times. Naku, hindi na kaya ng calculator, no? 50. Ayan. That is 20 billion. Kaya nyo ba ilagay sa utak na yung numero na yun? 1 over 21 billion. Chance. Ito din nyo ba yun? Nga bata. Eh, mas, sabi sa statistic, ha? Mas madalas ka matatamaan ng kidlat. May isang manalo dyan. Ano yung pinasabi ng kanina? Sa bakuna. Sa bakuna. Ayan. Ano yung chance mo ngayon mamatay sa bakuna? Sabihin natin maliit, sabihin natin 1 in 1 million, talo ka pa rin. Di ba? Eh, yung iba doon, hindi ka mamatay. Mahalo mo na. Kanina lang, nagbasa ako ng comments. Ano siya? Nananakit yung katawan. At medyo ilang ano, isang buwan na. Permanente na yung sakit. Gusto mo ba yung ganun?
Dahil natakot ka sa COVID na pwede ka palang gumaling. Alam mong inataw yung bato sa ulo mo. Okay? So, again, I believe, ito yung pinaka-problema nito. Wala silang pananampalataya. Ganun lang yan. Itong mga church na, yung mga pastor na nag-preach, naka-mask, naka-shield. Yung iba, even worse, hindi na face-to-face. Online na lang. Imagine mo yun. Walang pananampalataya. Amen? Sana nakalalit yung mga bata. Anong palataya ba kayo? Paano mo sabi mo na anong palataya ka? Ginagawa mo yung sinabi ng Diyos. At makakaasa ka sa reward dito sa langit. Kahit hindi mo pa natanggap yun, at least natuto yung ibang tao para sa'yo, dahil sa'yo. Amen? So, let's pray. Lord, maraming salamat sa heroes of the faith, Panginoon. Nakita na po yung kadakilaan nila, Panginoon. Dahil na ng palataya lang sila. Napakadakilaan ng mga ginawa nila, hindi mapapaniwalaan minsan, Panginoon. Iba, hindi maniwala. Dahil talagang mahirap paniwalaan minsan. Mga bagay, Panginoon, hindi ordinaryo. Kaya nilang gawin, Panginoon, dahil sila na pala tayo sa inyo. So, I pray. Ganda po kami, mag-desire kami na hindi kami masumikat dito sa mundo. But, gusto namin sumikat tayo sa inyo, Panginoon. Makilala nyo kami. Makita nyo, Panginoon, ang pananampalataya namin na naniniwala kami sa inyo, titiwala. At kahit po'y gagawin namin, hindi namin naintindihan ng lubos ang lahat ng mangyayari. Pero naintindihan namin ibang bagay, mga basics, Panginoon, na sinabi nyo, malinaw naman, ito yung gawin namin. Ito ba yung aming gawin? Mga basic pa, magbasa, yung Bible, Panginoon, mag-aral, church, mag-attend, Panginoon, mag-panalangin, gawain po yung ibang bagay, Panginoon, na lagi nang narinig namin. So, I pray na kayo po yung pala, Panginoon, mag-gabay sa bawat isa. In Jesus.